November 19. Oho, November 19. Nagkaisa ang House, o yan, yung House of Representatives at yung Senate. Pinasa nila yung 2018 Tax Amnesty. Tsaka ko na lang sa inyo i-discuss kung ano yung kabuuan ng Tax Amnesty. At maglalabas ho ako ng libro na ang title ng libro ko ay Professional Manual for 2018 Tax Amnesty. Ito po yung Tax Amnesty. Itong nasa harapan ay galing ho ito sa Senado. Yung nasa likuran ay galing ho sa House of Representatives. Kaya ako ho ginawa itong video na to sa 2018 Tax Amnesty para ho, ha, kayong mga nakikinig sa akin ay sumulat. Ah, November 19 kasi yung kanilang approval. Papunta na ho ito kay presidente, pipirmahan na. So bago ho pumunta sa presidente yan, magkakaroon ho ng tinatawag na BICAM. Ayan. Sir, ano ho yung BICAM? Yung House at saka ho yung Senate magmi-meeting. Ayan. So pag nag-meeting sila, yung version ng House ng 2000 Tax Amnesty at yung version ng Senate ng 2018 Tax Amnesty ay paghahaluin. Halo, 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 halo. Ayan. Ibig sabihin, ire-reconcile yung differences at magsasubmit sila kay Presidente, kay Duterte, ayan, ng harmonize. Harmonize. Ngayon, napansin ko lang ho dito, dalawang bagay. Kailangan natin, bago dumating kay Presidente, matanggal ho natin yan. Na unang-una ritong nakakainis, ayan, yung tinatawag na IRR. Sabi dito, ha, House at saka Senate version ng 2018 Tax Amnesty. Magiging effective lang yung Tax Amnesty pag inilabas yung IRR. What is IRR? Implementing Rules and Regulation. Ibig sabihin, yung Tax Amnesty, walang bisa. Mga tarant. Ay, mali ho yung... Parang dereliction of duty yan, mga senators at saka congressmen. Congressmen, mga House representatives. Dinidirelict nyo yung duty nyo. Ipinapasa ninyo yung paglelegislate sa BIR at saka sa Department of Finance. Nakakainis ho yun. So, dapat ho yung batas with or without implementing rules and regulation ay magiging effective, implementable. So yung magiging pundasyon nung ating republika ay batay sa batas, hindi batay sa IRR. Kaya humagulo tayo eh, kasi ang pinagbabatayan IRR pagdating sa korte. Dapat ho ang pinagbabatayan ay law. So anong dapat gawin nating mga tao, tayong mga Pilipino? May mga email addresses ho yung mga House Representatives na yan at saka mga senador. Sumulat ho kayo, wag email ho kayo na tanggalin doon ho sa kanilang version na magiging effective yung 2000 Tax Amnesty pag may IRR. Yun lang ho, remove. So ang magiging ganitong magiging kalalabasan ho eh, the rules and regulation, the 2018 Tax Amnesty will become effective with or without implementing rules and regulation. And of course, isulat nyo na rin kasi maraming hindi nakakaalam nito eh. The 2018 Tax Amnesty shall prevail over any implementing rules and regulation. Isulat nyo na ho yun kasi maraming hindi nakakaalam. Kailangan ipaalam natin. Yan ho yung dapat matanggal dyan. Na magiging effective lang yung Tax Amnesty kapag may IRR. E kailan daw yung IRR? Sabi, 90 days paglabas ho ng Tax Amnesty. E kailan lalabas yung Tax Amnesty? Next month na ho yan, sir, bossing. So maghihintay ka pa hanggang February 19.
2019. Nakakainis yung ganun ah. Kasi kung lumabas yan ng December, eh di January pwede na ako mag-apply. Kasi i-discuss ko sa inyo yung mga katarantaduhan na ginagawa ngayon ng mga BIR officials. Ano? Mga BIR officers. Para e-deprive ka na mag-avail ng 2018 tax amnesty. Ngayon pa lang ginagawa na nila para hindi ka makapag-avail ng 2018 tax amnesty. Number two. Tanggalin nyo ninyo rito sa BICAM. Pwede na ho kasing tanggalin niya sa BICAM, ha? Yung mga provisyong nakakasuka. Yung pong provision na kailangan ng consent. Burin ko nga ito. Kailangan ng consent ng RDO para ikaw magbayad ng tax amnesty. Tanggalin nyo ho yun. Dapat ho, walang consent tong mga hinayupak na mga RDO mababait at masasalbahe. Wala. Dapat ho, sir and bossing, voluntary ang tax amnesty. Bakit kailangan nating magkaroon ng consent? Kaya ka nga nagta-tax amnesty, pumupunta ka sa batas. Dating wala ka sa batas, pupunta ka sa batas. So, hindi mo kailangan ng consent ng RDO. Diba? Tanggalin ho ninyo yun. Okay. Tanggalin nyo yung consent. So, paano binibigay yung consent? Ihingi ka raw ng form. Ha? Hindi ihingi. Mag-a-approve ito ng form. Imagine ninyo, eh kung hindi niya i-approve, hindi ka makakakuha ng form. Kung hindi ka makakuha ng form, hindi ka makaka-avail ng 2018 tax amnesty. Ulitin ko, kung ayaw niyang i-approve yung form, eh di hindi ka makakakuha ng form. Kung wala kang form, hindi ka makapagpapail ng tax amnesty. Pag hindi ka nakapagpapail ng tax amnesty, sinulugi, gobyerno, hindi makakakolekta ng buwis. Kaya tanggalin nyo yung mga hinayupak naman na provision na yan. Number one, tanggalin ng IRR. Ang batas, with or without IRR, ay pwede mo nang i-avail. Okay? At magiging effective yan, hindi sa IRR. Immediately pagka-publish natin sa newspaper, within 15 days na publish sa newspaper, effective na. Pwede nang mag-apply ang lahat ng Pilipino with or without IRR. Kasi malinaw naman dun sa batas. Malinaw sa batas, ha? Malinaw. Okay? Pangalawa, tanggalin ang consent ng RDO. Ang tax amnesty ay voluntary. Tanggalin po ninyo. Okay? Okay. Sa mga gustong magkaroon ng professional manual for 2018 tax amnesty, puntahan nyo lang po yung aking YouTube, yung aking ka-taxpayer Facebook account, at tingnan nyo yung aking mga information na inilalabas doon. Maraming salamat!